Nawawala na ba yung kilig, spark, saya, ligaya, oras, o panahon sa relasyon nyo? Gusto mo bang maayos yung relasyon nyo ngayon na pakiramdam mo parang tumatabang na, nagiging malamig na, nagiging cold na kayo sa isa't isa? Well, you know, I got you, right? Kasi ang pag-uusapan natin today ay ang pitong paraan para manumbalik yung kilig na nawawala na sa inyong relasyon. Kung interesado kang malaman kung ano yung pitong kilig starter tips na to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opil at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan kang maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi ka updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaarap. At ang unang-unang paraan, kapatid, para maibalik yung kilig, yung spark, yung saya o ligaya na nawawala na sa relasyon nyong dalawa, start talking. Ang unang mapapansin mo, kapatid, kapag ka nawawala na yung spark sa isang relasyon ay yung nawawala na yung pag-uusap nyong dalawa. Yung moments nyo na nagkukulitan, nag-aasaran, nag-aharutan, nawawala na yun eh dahil hindi na kayo nagkakaintindihan. At para maipanumbalik natin, kailangan mag-start ulit yung conversation yung dalawa. Yung katulad ng dati, nakikilalanin nyo yung isa't isa, aalamin mo kung ano yung gusto at ayaw niya, at magugulat ka na lang at matatawa kayo sa mga bagay na sasabihin nyo sa isa't isa. Yun yung nawawala sa relasyon nyo ngayon eh. Kaya kung masisimulan nyo makipag-usap sa bawat isa, simulan nyo yung conversation. Then, unti-unti yung spark na nawawala sa relasyon nyo ay manunumbalik. Magiging maayos ulit yung relasyon nyo. At yun yung unang paraan, kapatid. Okay, proceed tayo sa ikalawa, which is, try to listen, kapatid. Makinig ka. Kapag may nasabi sa'yo yung partner mo, hindi mo lang basta ipapasok sa tenga at lalabas sa kabila yung sinabi niya. Kailangan isa-puso mo yun. Intindihin mo at i-reflect mo sa sarili mo kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi. Kung makakatulong ba sa relasyon niyo yun o hindi. Kasi kung makakatulong yun sa relasyon niyo para makanumbalik yung kilig na nawawala na sa relasyon niyo, malaking bagay yun, diba? Halimbawa, sinabihan ka niya na kasi napapabayaan mo na yung sarili mo, hindi ka na nag-aayos, hindi ka na nagpapaganda. Kung papasok lang dito yun at lalabas dito, walang magbabago, diba? Kung makikinig ka at aayusin mo yung sarili mo, then unti-unti, magiging maayos yung pagsasama nyo. Unti-unti, manunumbalik yung kilig na nawawala na sa relasyon nyo. Kaya start and try your best to listen. Huwag ka lang basta salita ng salita. Accept, listen, tanggapin mo kung ano sasabihin nyo sa'yo. Then the kilig and the spark will come back on your relationship. Okay, proceed tayo sa ikatlo, which is build a goals. Yan yung isa pang nawawala sa relasyon nyo, kaya nawawala na yung kilig. Kasi masyado na kayo nakapokus sa mga bagay na pinagkakabisihan nyo. Halimbawa, sa business nyo, masyado na kayo nakapokus sa business nyo at hindi nyo na nabibigyan ng oras ng isa't isa. Kaya mas maganda na i-build nyo ulit yung goal na nawawala sa buhay nyo. Hindi lang goal para sa future nyo yung dalawa, kundi goal din para sa relasyon nyo na daily nyo ina-achieve, weekly nyo ina-achieve, monthly nyo ina-achieve para hindi lang yung money nyo o yung income nyo o yung salary nyo yung nag-i-increase, kundi nag-i-increase din yung pagmamahalan nyo sa isa't isa na unti-unti na lang nawawala. Kaya nawawala na yung kilig, diba? Kaya nga, ibalik natin yan. Simulan nyo na gumawa ng goals. Hindi lang para sa gre-retiro nyo, kundi para sa ikabubuti at ikasasaya ng relasyon nyo. Okay, proceed tayo sa ikapat, which is appreciate time with him. Isang nawawala sa relasyon, bukod sa hindi na kayo nakapag-usap at di ka na nakikinig sa kanya, also, wala na kayong goal sa relasyon ay yung oras nyo sa isa't isa. Yun na nga eh, masyado na kayo nabibisi sa kung anong bagay yung pinagkakabisihan nyo, anuman yan, kapatid, diba? Kaya hindi nyo na nabibuild up kung anong meron dapat sa relasyon nyo. Nineneglect nyo na yung mga bagay na yan, kaya ang ending, relasyon nyo yung nagsasuffer. Kayong dalawa yung nagsasuffer. Eventually, magiging possible reason pa para tuluyan ng masira o mabuwag yung relasyon nyo na gusto mo naman talagang ingatan, di ba? Kaya nga, nandito ka ngayon sa video ko, di ba? Para matulungan kang mabalik yung spark at kilig na nawawala sa relasyon nyo. Kaya nga, para maramdaman niya na nakikita mo ang effort at lahat ng bagay na ginagawa niya para sa'yo,
appreciate him. Appreciate time with him. Appreciate mo yung oras na magkasama kayong dalawa. Appreciate mo yung effort na ginagawa niya sa'yo. Appreciate mo lahat ng bagay na ibinibigay, nilalaan, at inaabot niya sa'yo. And that will restart the lead factor on your relationship. Okay? Proceed tayo sa ikalima, which is look on the bright side, kapatid. Diba? Kapag ka nawawala na yung spark sa relasyon, yung kilig sa relasyon, ang una nating naiisip, siguro may babae na to, siguro may iba na to, siguro kinikilig na to sa iba, di ba? Which is hindi naman tama kasi wala tayong proof, wala tayong pruweba na nangyayari talaga yun. O kung meron man, sino bang may kasalanan nun? Di ba? Hindi mo naman pwedeng siya lang yung sisihin kasi may pagkukulang ka rin. Tama, di ba? Kaya lagi mong titingnan yung mga bagay-bagay sa positibong perspective, sa positibong pananaw. Kung nakikita mo na nawawala na yung kilig sa relasyon nyo, imbis na mag-isip ka ng mga negatibong bagay kung bakit nawawala na yan, isipin mo kung paano naman papanumbalik yun. Kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin para bumalik yung kilig, yung spark, yung saya at ligaya na nawawala na sa relasyon nyo. Diba? And try doing that, kapatid. Kaya look on the bright side of everything. Okay lang din naman na tumingin ka sa negative, choice mo yun. Pero mas magiging beneficial para sa relasyon nyo. Titingin ka sa positibong perspective ng buhay. Okay, proceed tayo sa ika-anim, which is build trust para bumalik yung kilig sa relasyon nyo. Kailangan may tiwala kayo sa isa't isa. Kasi mawawala talaga yung kilig, yung excitement nyo sa isa't isa. Kung bungad nyo pa lang sa isa't isa, eh, mistrust na, di ba? Wala na kagad tiwala, di ba? O anong ginawa mo kahapon? Bakit hindi ka nag-reply? Bakit ganyan, di ba? Imbis na, o kamusta ka? Anong nangyari sa araw mo? Di ba? Imbis na mag-i-build nyo yung maayos na pag-uusap na pupunta sa away, sa gulo, di ba? Na nauuwi naman sa iwalayan, di ba? Kaya naman mas mainam na buuin nyo ng buuin ng gusto yung tiwala nyo sa isa't isa. Pagtibayin nyo, matatagin nyo. Dahil kapag nagawa nyo yun, kapatid, hindi lang yung kilig at spark ang mababalik sa relasyon nyo. Kundi, yung pakiramdam na fulfill ang buhay nyo dahil sinimulan nyo buuin yung tiwala nyo sa isa't isa. Okay, proceed tayo sa ikapito. Last but not least, syempre kapitid, ikapitong tips para bumalik yung kilig sa relasyon, be consistent. Aanin mo ang lahat ng yan kung isang araw mo lang gagawin, diba? Kinabukasan, balik ka na naman sa dati, diba? Hindi mo na naman siya kakausapin, hindi ka na magkakaroon ng oras sa kanya, hindi ka na naman may kinig sa kanya, diba? Hindi mo na naman siya i-appreciate, hindi mo na naman titingnan yung mga bagay-bagay na negatibo sa positibong perspective at hindi mo bubuoyin yung trust na nawawala sa relasyon nyo. Kung kinabukasan hindi mo nagagawin yun, paano magiging maayos yung relasyon nyo? Lahat ng bagay may proseso. Lahat ng bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay ay kailangan dumaan ka sa unti-unting bagay. Unti-unting mga bagay na kapag nagpatong-patong ay magbibigay sa'yo ng mas malaking achievement, mas malaking bagay na hindi mo inaasahan. Kaya, maging consistent ka na gawin yung mga bagay na ito. Hindi lang isang araw, hindi lang dalawang araw, hindi lang tatlong araw, kundi hanggang makakaya mo. Keep on doing this and you will achieve the kilig factor, the spark, and the happiness na hinahanap mo sa relasyon na iniingatan mo. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video na ginawa ko ngayon, mag-iwan po tayo ng like. Malaking tulong po to sa channel ko, kapatid, at pakisubscribe ang channel ko. Hit also the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inahanap. So yun lang mga kapatid, ingat-ingat po kayo dyan kung nasan man lugar kayo naroon. God bless. Peace.